Ang ordinary way ay temptation. Sa temptation, hindi sila nagpapahalata. Hindi sila nagpaparamdam. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin, mas mabuti na isang obispo mismo ang magtalakay, dahil alam naman natin na kahit si Father Darwin ang magtalakay, kaugnay sa mga issue spiritual warfare, merong ilang mga pare na di maniniwala, no? At kung merong pare na di maniniwala na ipinagbabawal ba ang mga albularyo, meron ding obispo, mga obispo na di maniniwala kung ang albularyo ba ay ipinagbabawal. So una, nakausap natin doon sa UST si Bishop Marvin Masida, ang advisor ng Philippine Association of Catholic Exorcists, dahil ang Bishop Protector ng Philippine Association of Catholic Exorcists ay si Cardinal Advincula, no? Okay. Sa pagkakataong ito, tinalakay natin una ang anong mangyari sa mga bahay na nilibingan ng mga barya, dahil ang general role niyan kailangang hukayin, pukpukin, gibain para magiba yung kasunduan. So, ano ang dapat gawin? Dahil kadalasan nagreklamo sila, bay, mahirap na talaga yan gawin. Simentado na. Ang pahayag ni Bishop kaugnay sa ibang mga obispo na di nisang ayon sa pag-bless ng mga sacramentals. Ito ang bahagi. Okay, sa pagkakataong ito, mga kapatid, kasama natin si Bishop Marvin Masida. Kaugnay sa rinig ng karamihan na sa video niya sa lektora na yung inilibing na barya sa mga haligi, kailangan kunin, pukpukin para giba. Karamihan, Bishop, sabi nila, paano ngayon? Simentado. Para po, i-destroy po natin para mawala yung bond na nangyari between us, the owner of the house, at saka yung mga kaaway natin. Now, kahit yung parte ng bahay ay talagang masisira ang bahay, malaki yung destroso, malaki yung inconvenience. What usually would I do is pray over the place, ano ho? And then pray a prayer of cleansing, let the Holy Blood of Jesus flow down sa area na ito. Mahirap na sirain or gibain yung parte ng bahay. But as a rule, kung kaya naman pong mag-iba that part of the house, halimbawa po may kaso po ako na doon lamang po na nahilibing sa porch, no? Sa ano pangalan yan? Sa porch ng bahay. So sa gitna doon, sinira nila talagang sa Cebuano, gikub-kub nila, and they took out the occult material. Pero kung nasa gitna ng bahay at masisira yung bahay, yung mga ganun na sitwasyon, what they can do is tell everything to the priest, to the exorcist, to the deliverance minister na pare, and then so that he could pray over the area para ma-cleanse po lahat ng mga attachments. Okay, Bishop, tungkol naman sa aklat ni Father Sikia, Deliverance Handbook of Deliverance Book. Yes. Eh, mayroong mga pare na matakot kahit na mag-blessing, no? Gamit ang naturang aklat. Sa akala nila na dapat exorcist lang talaga ang mag-blessing sa mga sacramentals. At may obispo pa na nagsabi na dapat exorcist lang ang gagamit sa aklat ni Father Sikia. Ano po reaction mo, Bishop? Opo. Kung titingnan po natin yung mga prayers po doon sa aklat ni Father Joseph Sikia, yun po ay mga minor exorcisms. Kaya po, pwede pong gamitin yon
ng mga pare, so long as they are ready po, ano ho, spiritually, handa sila na pag-aaralan nila yung right. So, any priest can use those being minor exorcism prayers. Pero yun nga, ang major exorcism can only be done by a delegated priest, an exorcist delegated by the bishop himself. No? Kaya, yun yung gina-encourage ko ang mga kaparian ko sa Diocese of San Jose de Antique. Gamitin nyo ang libro ito para sa mga minor prayovers or minor exorcisms. Ano masasabi mo, Bishop, sa ibang mga ordained ministers na ayaw mag-bless ng sacramentals dahil sa isip nila parang naging anting-anting na daw umano para sa mga parokyano? Opo. Ang isang pari ho has the right to refuse blessing sa mga medals, holy water, mga kandila. Ang isang pare has a right to refuse kung nakikita naman niya na ang gagamit noon ay mapupunta sa superstitious belief. So, kailangan muna, i-catechize muna ng minister, ng pare natin, ano yung dapat gawin, ano yung proper way of using this blessed material. Only when there has been catechism already at klaro natin sa mga tao, can he proceed with the blessing. So, I would even advise na ako po, pag na-feel ko at nakakita ako na baka mahulog to sa superstitious belief, yun, I catechize muna, i-explain muna. So I think that priest there has a point kung pag nakita po niya na mahuhulog talaga sa kasalanan na, no? Papapawalang visa yung kanyang blessing. Bishop, bilang matagal na sa ministry at ngayon aktibo na local ordinary sa ministering ito, isa sa mga nakita naming black, yung halimbawa mga biktima sa harassment, even operation, obsession, and position na civil wed, pagkatapos nagkahiwalay, meron na namang live-in, nagkaanak. Anong pwedeng gawin sa simbahan sa ganyan na estado? Di sila pwede makasal dahil civil wed, nagkahiwalay, pagkatapos may ka-live-in, may anak. Paano natin yan kaya? Dito po pumapasok yung reminder ng ating mahal na Santo Papa, si Pope Francis, na merong ginatawag na accompaniment. No? Kailangan nating samahan sila sa paglalakbay sa kanilang challenge sa buhay. No? And then, ipaalam sa kanila na kahit nasa ganyan silang sitwasyon, ay, for example, they can still go to church, di po ba? Only we have to explain that at the moment, they have to refrain from receiving communion. And then, they explain it this way, na sa pagsisimba ninyo, and then especially during communion, at kayo na lang po yung naiwan sa upuan, that at the time, you can offer that as a sacrifice, as an act of worship to the Lord, and you remain on your seat as a show of humility, no? And as a show also of worship to our God. So while remaining on the seat, that can be their disposition so that they can continue to honor and praise God doon sa sitwasyon nila na nag-refrain muna sila ng pagtanggap ng Lord. So that can be part of our accompaniment po. No? That could be one of the things we can do to let them feel that they are our brothers and sisters in the faith. Sa panguli, Bishop, panawagan mo sa lahat ng mga sumasampalataya na nagsubaybay sa atin ngayon, lalo na kaugnay sa occultism and ministry of liberation. Opo, sa atin pong lahat, sa mga sumusubaybay sa programa ni Brad Wendell Palibong, let us be wary po, maging mapagmatsyag po tayo, mag-discern po tayo sa mga bagay-bagay na ito upang hindi tayo mahulog sa influensya ng mga kaaway. Ang isa pong concern ko personally ay yung mga pamilya po natin na kung saan, kung meron man pong mga disturbances na nangyayari sa isang tao, sa isang bata, for example, naiisip ko agad yung pamilya kasi baka yung pamilya may mga opening, no? Kasi if there is one institution that should give protection kaagad-agad, it should be the family, no? With the help of the church. So,
agad-agad naiisip ko po na baka kailangan din natulungan yung buong pamilya, ang parents especially, sa mga bagay na ito so that ma-avoid natin yung contamination, yung mga disturbances ng mga kaaway. So, to all of us, sa mga like po natin, maging mapagmatsyag tayo, at kung may mga tanong, please approach your parish priest and ask your questions so that we be enlightened. Okay, Bishop. At nasabi niyo rin po kanina na may obispo na at the moment ay hindi mo na pinagagamit yung libro na yan. Siguro alalahanin din po natin na ang obispo po natin ay siya po yung chief liturgist ng diocese. And kung sinabi man niya yon para sa kanyang kaparian, maybe there is a context and there is a reason why he would do that. Like for example, pag nakita po niya na hindi pa handa yung mga pare to do the prayers, so pwede niyang gawin yon until such a time na maging handa na po yung mga pare. No? So, may konteksto po yan. Merong rason kung bakit ganoon. But generally speaking po, ang paggamit po ng mga prayer sa librong yon ay pwedeng gamitin ng any priest, kahit hindi po siya exorcist, so long as handa siyang gamitin po yun. No? Spiritually, he is prepared. He knows the right so that the people could get much spiritual benefit through the use of those deliverance prayers. Okay, yun. Sandali muna. Parang naghang ang... Okay na. Naghang yung... So, yun ang panayam natin kay Bishop Marvin Masida, ang active na exorcist na obispo, at siya ang Bishop Advisor ng Philippine Association of Catholic Exorcists, OPACE. Sa isinagawa interview namin, sa isinagawa na conference doon sa UST. Ngayon, may epekto ba sa mga sumasampalataya ang paglapit at pagpagamot sa albularyo? Pagsasagawa ng faith healing, may ritual siya. Epekto pala yun para sa akin. Kung ikaw na nag-o-observe, ay open ka sa mga ganun. Like for example, nung bata ka hanggang ngayon, palagi nang may batakdungan ka, palagi kang niluluyahan, ano ho. In other words, mahina po yung depensa natin, yung pananampalataya natin. We are weakened by those so that when we are present in such healing sessions, then we might, ha, sinasabi lang po natin, we might be affected. Sinasabi niyo pong contaminated at yung sa kayong, ano, yung being affected, ibig sabihin nun, yung tumutulong na fallen angels doon sa psychic healers o yung sa magtatawas ay talagang kumakapit rin sa mayroong may sakit na ginagamot. Yes, totoo yan, Father Joey. Kumakapit doon sa ginagamot. So natatransfer yung spirit na tumutulong sa kanya. Ano mangyayari doon sa kanya? Kasi sasabihin natin, sabi nila wala namang mawawala eh. Tapos ngayon, gumaling nga sila eh. Yeah. May tatlong scenario tayo dito, Father Joey. Number one is this. Gagaling nga siya, but it is only temporary. Yun. Ang paglapit sa albularyo, pwedeng gagaling, pero temporary lang yon. At malala natin na Juan Kapitulo 8:44, ang demonyo ay ama ng Satanas, ama ng kasinungalingan. Dito lang natin na rinig ang bahagi kaugnay sa halaga ng suffering, no, sa buhay ng tao. Dahil alam naman natin na ang suffering ay may tatlong level. Una, yung purgative suffering. Pangalawa, yung unitive suffering. Pangatlo, yung redemptive suffering. At sa paliwanag ni Bishop Marvin Masida, ayaw ng demonyo na ang tao ay daranasin niya ang suffering dahil ang suffering na ito'y magiging daan patungo sa kaligtasan. Kaya, bahagi sa kanyang deception, yon, magpagamot ng albularyo at
mangyari na may contamination. Pakinggan natin si Bishop. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon at mawawalan tayo ng ginto patungong langit ang ating suffering. Yun ang deception ng ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. Okay, they are contrary to the virtue of religion. Okay. Ito pa po, may isa pa. Yung mga traditional cures, ito po, recourse to traditional cures. Ang ibig sabihin ng traditional cures, yung mga dahon-dahon, di ba? Which are okay. Yung mga hilot, okay po yan. Pero kailan nagiging masama? Sabi dito sa teaching, sa CCC ng ating simbahan, when there is an invocation of evil powers. Ano ibig sabihin? Pag meron ng orasyon. Merong isang kapatid tayo sa isang ganitong orientation, sabi niya, Bishop, naghihilot po ako. At habang naghihilot ako, pinipray ko yung pasyente ko. Hindi niya alam, pero pinipray ko siya. Sarili ko lang. Di, wala namang masama doon, Bishop. Di po ba? Sabi ko, oo nga, no, wala namang masama. So sabi ko, and then biglang may pumasok sa isip ko, sabi ko, Sister, bukas po ba yung third eye nyo? May nakikita kayo ngayon? At ang sagot niya, opo, Bishop, may nakikita po ako. Kaya ang kanyang prayer contaminated galing sa third eye. Nakita po natin? So that sabi ko, Sister, pwede, pag naghilot po kayo, huwag na kayo magdasal. Hilutin nyo na lang. Wala nang orasyon. Kasi most probably, galing sa bukas na third eye. And when the third eye is open, ayon, kahit si Mama Mary pa yung nagpakita, hindi yan si Mama Mary. Di ba minsan may mga istorya, hindi ko alam dito sa Pandan, ano ho? Doon sa katedral, meron yan. Pag nagmimisa ang pare, bigla na lang, ang mukha ng pare nagliliwanag, ang bread, naging si Jesus na, talagang nakikita ang mukha ni Jesus, nagliliwanag ang buong altar. Most probably, they are not coming from Jesus because God does not work that way. Hindi ko sinasabi na hindi posible, pwedeng mangyari yan, but generally speaking, God does not work that way. During interview, lumalabas ang mga causes. Bukas pala ang third eye. We will go to that, no? Ano ang mga causes, bakit nai-influence tayo? So, pag meron ng invocation of evil powers, orasyon, yan po ang hindi na maganda. Okay? Nung bata ako, naalala ko, pinaloyahan ako ng parents ko, palagi yon. Tapos, part ng seremonyas, hinihipan ako sa ulo, di ba? Nung pare na ako, ngayon ko lang nalaman na ang pag-ihip pala is reserved to priests only. And it is done during exorcism. And anybody, nakalagay po sa instruction, hindi dapat ang mga lay mag-ihip ng hangin sa ulo ng kung sino man dahil ang act na yan is proper to the priests only. Doing exorcism. Pagpapalayas ng espiritu. Mga ganun. No? Bakit? Kasi pag ginawa natin yan, ayun, madali tayong ma-influence ng kaaway. Okay. Opening to the influence of the evil one. Bakit nai-influensyahan ang tao ng mga ganito? Ano yung mga opening? Bakit siya, ano yung bukas sa kanya at napasukan na influence ng masama? Number one, sinful lifestyle. Ito po yung tinatawag natin na buhay na malayo sa Diyos. Matagal nang hindi nagsisimba,
matagal nang hindi nangungumpisal, 10 years, 20 years, 50 years, yung mga bata hindi pa na nabinyagan. Ano ho? Ikakasal na lang ang mga bata, doon pa magpapabinyag. So, it is a life that is so far away from the Lord, madaling wala pong pananampalataya, madaling mapasukan ng mga fallen angels. Dahil walang protection spiritually. Pangalawa, occult practices. Either tayo mismo nagpa-practice ng mga ganito, spiritism, pangluya, pandaga, at talagang pina-practice natin na normal na lang sa atin, madali tayong mapasukan. And usually, ang weakest link ang naaapektuhan. Sino ang weakest link sa bahay? Mga bata. Mga bata. No? Kaya, either tayo ang nagpa-practice or nagkukontak tayo ng mga spiritista or kaya meron namang panahon na nagsisimba tayo, hindi tayo gumagawa ng ganito, pero bakit may third eye ang anak ko? Baka sa bloodline. Baka yung lolo natin, yung kanunuan natin, merong gumagawa ng ganito, kaya sa bloodline pumapasok. So, mga occult practices. Number 3 is open third eye. May isang nagsabi, Bishop, regalo yan sa Diyos sa akin kasi may mga nalalaman ako. Sabi ko sa kanya, at the very least, would you be okay kung pag-usapan natin yan? Punta ka sa kumbento, pag-usapan natin, tingnan natin kung saan galing ang power na yan. Usually, ito po yung karanasan ko. Pag yung isang tao may schedule ng pre-over, first time magkikita kami, o kaya second time, tapos na ang kumpisal, magre-renounce na sunod, o kaya magko-close na ng third eye, binibigyan ko ng babala or warning ang kapatid natin. Sinasabi ko, i-discourage ka ng spirit. Lalabas ka na lang ng bahay, parang ayaw mong lumabas. May mangyayari siguro palang, for example, may mga kaguluhan na mangyayari sa bahay para i-discourage ka na huwag lumabas, huwag pumunta sa kumbento. O kaya'y yung mga disturbo, huwag kang magpa-disturbo. They are coming from the devils. They want you to feel discouraged para hindi ka magpunta. Hindi natin ipagpatuloy ang pray-over. So, go. Overcome that. Ask the Lord to overcome that. Kasi yun ang gagawin nila eh. I-discourage tayo. So, open occult third eye. At pang-apat, yung mga trauma, emotional woundedness natin. Kunyari, matanda na tayo, pero sa puso natin, galit pa tayo sa tatay natin na matagal nang namatay. Dahil nung bata pa tayo, yung pinagalitan ka, nilagay ka sa sako, at ang sako nilagay dun sa kusina. Nung hindi mo makuha ang takot, ang galit sa tatay mo, that can be an entry point ng kaaway. O kay galit ka sa neighbor mo, galit na galit ka, yan pwedeng panahanan, stronghold ng kaaway. Kaya galing sa galit, nanganganak ng ibang kasalanan. Galit, bad thoughts. And then, yung galit mo, nagplano ka na batuhin ang bahay, binato mo, tatlo na. Nasira ang window shield, apat na. So nanganganak ang isang stronghold sin ng other sins. At pag nakakapit ang demonyo doon, talagang kakapit siya doon. At sa experience po natin, ang pang-apat po ang pinakamahirap na matanggal, ma-heal. Kasi kung hindi makapagpatawad ang tao, hindi rin ma-heal. May emotional woundedness, trauma, sexual trauma. Nung bata pa, may experience ng ganito, hindi na-overcome. Kaya kailangan pong magpatawad talaga at ma-process ang ating mga trauma. Kasi ang trauma, sugat po yan eh. At doon na-attract yung mga kaaway natin. Dinidisturb tayo lalo. Okay? Last, malapit na po tayo matapos. Paano tayo naaapektuhan? O kanyari, bukas ako. So, paano ako maaapektuhan? Dalawang pamamaraan. Ordinary way at extraordinary way. Ang ordinary way ay temptation.
Sa temptation, hindi sila nagpapahalata. Hindi sila nagpaparamdam. Pumapasok lang sa isip, di ba? Araw ng Linggo, biglang umambun. Ambun lang naman, hindi naman malakas ang ulan. Biglang mong sinabi, ay, ayoko na lang magsimba kasi baka lagnatin ako. O yun, nag-tempt tayo ng kaaway. So, ordinary way. Extraordinary way. Ang ibig sabihin lang po ng extraordinary way, nagpaparamdam sila. Dahil majority na sila sa buhay natin. More than 50% na yung influence nila kasi hindi nagsisimba ang tao, maraming occult practices, may trauma pa, kaya madaling mapasukan. Imagine, sabihin na natin, 60% ang influence ng devil. Kaya tinatawag natin yan na obsession. Ang atake ay sa mind. Hindi makatulog, malalaswa ng mga picture, laging nagdi-dream, nananaginip ng masama, parang hinahabol palagi pagising. Okay? And then, masasamang isip, puro negatibo ang pag-iisip. Okay naman yung maging negatibo, pero may panahon na talagang hindi matanggal-tanggal ang negativity. So, in summary, sa isip po yung atake, mga negative thoughts, dreams. Pangalawa, pag lalo pang lumala, 80% na ang influence, tinatawag na oppression. Hindi lang sa internal, kundi pati sa katawan, nagkakasakit. May mga kaso po tayo ngayon na ilang buwan na pansin ng pamilya, bawat buwan, bawat semana, may isang nagkakasakit. After 1 week, si tatay. After another week, yung anak. After another, halos walang araw na walang may sakit. Pagdating sa ospital, normal ang laboratory. At nung magsimula kami sa pag-process, interview, mag-pre-over, mag-close ang third eye, ayon, hindi na sila nagkakasakit. Kasi ang gusto ng kaaway, talagang pahirapan tayo. So, sakit. Negosyo. Bakit pa ang negosyo ko ngayon bumaba? The past 3 years, okay naman. Pero, ayan, dapat nating i-examine bakit nga ba bumaba. Baka may ginawa tayo na nakapasok sila. At saan tayo magtatanong? Doon sa apat na inano natin, diniscuss natin. Kunyari, merong isang bata na dadalhin dito sa kumbento dahil napuposes. Usually, ang interview ng pare, doon sa apat na yon, tatanungin ang parents, nanay, nagsisimba ba kayo? Nabinyagan ba ang batang ito? Pangalawang tanong, nagpa-practice ba kayo ng mga occult practices? May batakdungan ba ang batang ito? May anting-anting ba ngayon? Kaya pag oo ang sagot, ayan, yun ang mga most probable na entry point. Okay? Pangatlo, bukas ba nakakakita bang anak nyo ng kung ano-ano? May takot ba ang bata? May galit ba ang bata? So, yun papalibot ang interview. So, oppression. Bakit ba ang dali naming mag-away sa bahay? Kunting sagi lang ng braso, nagsisigawan na kami. Nung una, hindi naman. There can be an oppression in there. And many times also, oppression can take the form na parang possession na, nawawala sa sarili, nagsisigaw, ang lakas-lakas. Sometimes, ganyan ang nangyayari. At pangatlo, possession. 100% talaga. Pag napoposes ang isang tao, ang sense lang po, ang katawan lang po, hindi ang espiritu. Kasi the spirit belongs to God. Kaya ang mata, pag nakatingin sa'yo, ang tingin sa atin, iba na. Kasi pinaglalaruan ng demonyo. At pang-apat, ang tinatawag na infestation. Dito pumapasok ang haunted house, no? Na i-infest, pinaninirahan ng mga demonyo ang isang bahay na walang tao. Dito din po pumapasok ang mga estatwa natin. Kasi di ba pagpunta natin ng spiritista, makita natin sa altar, ang daming image ni Mama Mary, Santo Niño, San Antonio, St. Michael the Archangel, kaya sasabihin natin, Bishop, okay naman yung spiritista na nagpagaling sa akin kasi ang dami niyang estatwa sa bahay. Tsaka nag-rosary pa kami. Ang sagot ay ito. Pwede pong ma-infest. Pwede pong panahanan ng bad spirit ang image ni Mama Mary, ang image ng mga ribulto natin kung ginagamit sa hindi mabuti.
Kaya hindi porket may imahin sa bahay ng kapatid natin, ay katoliko yun. Hindi po. In fact, meron din po tayong kaso. Tapos na, na-resolve na ang kasong ito. Sa isang bahay, nagulat na lang yung parents nung ang dalawa niyang anak, hindi makatulog. Gabi-gabi parang napoposes, natatakot. Kaya in the course of the interview, during the weeks na natatakot sila, simula natatakot lang, hanggang nabuksan ang third eye, may nakikita na sila. So palala ng palala. Anyway, ang resolution, nung ma-interview natin ang parents, in passing, kasi tinanong ko, ano bang nasa bahay po ninyo na galing sa mga espiritista, albularyo? In passing na mention niya, sabi niya, Bishop, isang araw, napadaan ako sa basurahan. At dun sa basurahan, nakita ko ang image ni Mama Mary, malaki pa naman. At nung makita ko na bago pa, walang gasgas, kinuha ko at dinala ko sa bahay. At doon parang nag-bell kagad yung tainga ko. Sabi ko, naku sister, baka dyan nagmula ang disturbance sa bahay ninyo kasi nasa altar na siya. Pwede ba i-surrender mo yan sa akin? Kaya the following day, sinurrender na yung image ni Mama Mary. Ang ginawa po natin, in-exorcise, kasi may masamang espiritu eh. In-exorcise, pagkatapos, blindness, tapos binalot uli, and with much respect, ibinaon natin sa lupa. Di ba yan ang ginagawa natin pag meron kayong istatwa na sira na, di ba? Sira na ang ulo, putol na ang paa, may mga libro kayo, prayer books na gulag-gulanit na, pwede po yung i-dispose. Huwag pong itatapon ng kung ganyan lang. Huwag po, makakasala tayo niya kasi sagrado yan. Ilagay po sa karton at habang nagdadasal, Our Father, Hail Mary, Glory Be, ibaon respectfully sa isang lugar na hindi matao. Example, may garden kayo. Huwag po doon sa punong kahoy na kung saan iniihian ng mga bisita ninyo. Kasi sacrilege po yan, maiihian. Diya? So doon po sa lugar, sa banda ng bahay ninyo, sa labas, na kung saan walang tao masyado. No? Baka may groto kayo, doon sa tabi ng groto, ibaon. No? Respectfully. Kung ayaw ninyong magbaon, nag-aalangan kayo, pwedeng iibigay sa ating mga pare. Sila na yung magbabaon. Okay, so yun ang pahayag ni Bishop Marvin Masida, ang obispo ng San Jose Antique. At tandaan natin, minsan lang na may obispo na magtalakay ng ganito. Kaugnay sa spiritual warfare, tinalakay ni Bishop Masida ang ordinary and extraordinary demonic attacks. At nauna na natin noon, no? Tinalakay natin yung ordinary. Ano ba yung ordinary demonic attack? Ordinary lang yan, pero dami ang natalo sa naturang atake. No? So, ano ba yung ordinary demonic attack? Ang ordinary demonic attack, una, yung binanggit niya na temptation. So, temptation, ordinary yan. Pero sila si Adan at si Eva ay natalo sa temptation. Enticement. Provocation. Accusation. Because the devil is accuser. So, yung binanggit natin ay ordinary demonic attack. Ngunit kung merong bahagi sa ating buhay na mabuksan na di natin alam dahil sa tinatawag na stop. Ano yung stop? Sin, traumatic experiences, occultism, preternatural offering, yung pag-aalay ng mga diwata at ng mga anito. No, yun ang tinatawag stop. So, yun ang mga pintuan. Malala natin ang sinabi ni
St. Padre Pio na ang demonyo ay parang baliw na aso daw na nakatali. Di basta-basta makakagat. Dahil may limitasyon siya, may tali siya. Pero pwede tayong makagat kung tayo ang lumapit sa nakataling baliw na aso na hindi natin alam sa pamamagitan ng stop, sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. At may mga nagsabi din, eh bakit ba palagi ninyong tinatalakay ang demonyo? Nagtatawag kayo ng demonyo. Demonyo na lang ang nasa bibig ninyo. Tandaan natin kahit sa Biblia, ilang beses inulit-ulit ang demonyo. Kahit ang ating Panginoon Jesucristo, ilang beses nagbabala kaugnay sa demonyo. Tinatalakay natin ang demonyo, hindi ibig sabihin matamis ito na pag-uusapan. Ayon kay St. John Chrysostom, ito ang kaniyang pahayag. We preach this not because our discourse about the devil is sweet to us, but because the doctrine about him is full of security for you. Imagine, mga kapatid, we are in the field of spiritual war. Halimbawa, mga kaparian, mga kaobispuhan natin tayo, mga lay, by virtue of baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ. Galatia chapter 3, verse 27. And we are called to fight under His banner. So kung sundalo tayo ni Kristo, pagkatapos, di ka naniniwala na may kalaban ka. Di ka naniniwala na may NPA, sundalo ka. E di, sundalo kang madali kang ambusan. Anong babala ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 26:41? Watch and pray. Pangalawa, yung prayer. Alam naman natin, yung prayer, ang formula, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Pero may una pa sa prayer. Watch. Ano ba yung watch? Vigilance. Vigilance, knowing your enemy well. Kaya nga, babala ni San Pedro, unang Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 8. May babala siya dahil ang ating kalaban, ang demonyo nasa paligid, nagmamasid. So watch. Vigilance. Knowing your enemy well, study his tactics, and to become expert of resisting him. Sa tulong ng grasya sa Diyos. Whether you like it or not, whether you believe it or not, mga kapatid, we are in the field of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this spiritual war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. But remember, God like a good fight. Good fight. Fight in a good fight. Mamuhay tayo, pagsikapan natin na mamuhay tayo sa grasya ng Diyos. Maraming salamat.